Kamusta, Air Signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy mo gamit ang TASA reading. Siyempre, general reading ito guys, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Merong new beginning na mangyayari sa buhay mo. Pwedeng magkakaroon ka ng bagong trabaho, negosyo, o kaya magkakaroon na kayo ng baby ng person mo. Dahil sa magandang nangyayari sa buhay mo ay natutuwa yung ibang tao sa nangyayari sa iyo. Maybe matagal ka nang naghahanap ng trabaho o kaya matagal mo nang hinahangad na magkaroon ng baby. At sa panahon na ito, lalo na sa mga pregnant, huwag mong hayaan na mag-isa ka. At saka sa atin naman kapag pregnant ka, hindi ka naman pinag-iisa na mas makakabuti sa iyo. At saka may mga person na second life mo na to. Kasi may nangyaring aksidente na buti na lang may nakakita sa iyo. At saka may mga air signs na swerte sa pag-ibig. At kung hindi ka swinerte sa nauna mong nakarelasyon, yung susunod, mas mabuti na. Mas magiging satisfied na sa mga mangyayari sa bubuin yung relasyon. At saka may mga nangyayari sa buhay mo na nakaguhit na sa palad mo. At saka kahit na may mawala mang material o kaya trabaho sa iyo, meron pa rin sitwasyon na makapagpapapuno. At saka merong sitwasyon sa buhay mo na wala nang sense at ito yung dapat mo nang itigil or putulin. At saka nung nakaraang buwan, itong buwan na ito at sa susunod pa, maganda yung pasok ng finansya sa iyo lalo na sa mga nagninegosyo. Nagiging maganda yung kita mo dahil na rin sa kasipagan mo at saka may mga tao or tao na nakakasunod din sa iyo. Kumbaga, nagiging magandang halimbawa ka sa kanya kaya sinisipagan din niya. At para sa ilan, kung meron kang gustong subukan, huwag kang matakot kasi may mga taong mag-encourage sa iyo na para ipagpatuloy kung ano yung pangarap mo or goal na gustong gawin. Ipagpatuloy yung patience at saka kasipagan. At saka, may mga person, pwedeng family member mo ito, kapatid mo or person mo na nag-aalala pa rin sa iyo kahit na malapit ka or malayo ka man. May mga person na marami kang anak, kaya hindi mo rin naiintindi yung sarili mo or hindi ka makapag-enjoy. Mas binibigay mo na lang sa kanila or sa kanya yung panahon mo kesa sa sarili mong happiness. Kahit ganito yung sitwasyon mo, hindi mo naman to dinaramdam. Pinapakita pa nga sa TASA na responsable kang magulang, responsable kang person, anak. Lakasan mo yung loob mo kasi meron kang matututunan sa bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. At saka, marami ding sumusuporta sa iyo. Merong nag-guide sa'yo, pwedeng family member, spirit guide mo, or angel. May mga air sign na magkakaroon ka ng bisita. Pwedeng biglaan na dumating ito or na matagal nang nakaschedule. At saka kung meron kang problem, huwag kang padistract. Dahil sa magkakaroon ng solusyon yung problems mo. Lalo na't meron kang sapat na kaalaman. Huwag mo itong iwasan para hindi magkaroon ng delay. Ngayon naman guys, kuha tayo ng mystical card para sa additional advice. Ayan, tatlo na pala. Ito na yung card mo.
Itong talent, ganun din kapareho din ang sinabi ng Tasa Reading, na yung meron kang talent or kakayahan na hindi mo ginagamit dahil sa hindi malakas yung loob mo. Makakaramdam ka talaga ng pressure pero mas maigi na ito kaysa naman sa hindi mag-usad yung buhay mo. Yung buhay mo maganda, makulay, at saka kailangan mo lang lakasan yung loob mo katulad ng sinabi sa Tasa Reading. Itong closure, ibig sabihin, may mga hindi magandang nangyari sa buhay mo na walang closure. Yung sorry na word, mahirap talagang sabihin yan. Pero kapag may nawawala sa buhay natin, meron niyang magandang kapalit. Kasi si God, marami yung surprises sa buhay natin na ang ilan ay naranasan mo na. Itong willpower, ibig sabihin may mga nagagawa kang biglaang desisyon. At saka dahil na rin sa temptation, at saka hindi mo rin makontrol yung sarili mo sa mga nakasanayan mo na. Mas pairalin mo yung lakas ng loob para mawala yung mga distraction or sagabal sa journey na gusto mong tahakin. At para makaiwas na rin ang ilang air sign sa mga maling nakagawian o kaya addiction. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The High Priestess, the Devil in Reverse, Ten of Pentacles in Reverse. Kaya pala sa mga naunang cards, pinakita yung closure. Kasi merong person na alam mo na eh, na itong person na to ay hindi na magbabago yung pakikitungo sa iyo. Kasi may pagka matigas yung ulo niya, at saka ikaw na mismo yung nagdesisyon na umalis sa ganitong ka-negative na sitwasyon. Pwedeng katrabaho mo, person mo, kakilala, kaibigan, or family member. Napapansin mo kasi, pasensya na sa sasabihin ko guys, pero ito lang yung alam kong salita eh. Tingin mo kasi nagagamit ka lang nung person na ito. At para naman sa ilan, meron talagang person na hindi mo maasahan sa trabaho o kaya sa bahay. Sa career o negosyo, yung mga kasamahan mo sa trabaho ang nagiging problema. Hindi kasi nagkakaroon ng communication sa trabaho nyo at saka magkakaiba, kanya-kanya yung opinion. At para sa career or negosyo, kung gusto ng ilan sa inyo na maghanap na lang ng ibang trabaho or magsimula ng bagong negosyo, dalawang cards na yun nagsasabi na hindi ito makakabuti sa iyo. Yung trabaho mo ngayon, yun yung mas i-focus mo. Mas merong chance. Sa negosyo, pwede kang magsimula pero yung sa maliit na kapital lang muna. Huwag kang maglabas ng malaking financial. Pakiramdaman mo muna. Kasi kung malaking financial ilalabas mo agad, malaking kabawasan. Ang ilan na nasa relationship, hindi ka pinapahalagahan ng person mo, kaya ikaw na mismo yung bumitaw. May sikreto yung person mo, problem sa financial at saka problem sa bonding. Ang ilang single naman, ready ka na para ma-in love,
pero hindi mo pa nakikita yung taong makakapagpasaya sa iyo. Hindi ka satisfied sa mga nakikilala mo. At saka huwag mo nang mag-expect ng committed na relasyon. I-enjoy mo muna yung moment ng buhay mo ngayon. 10 of Cups, 7 of Swords, at the Hierophant. Pinapakita sa mga cards na maraming swerteng dumarating sa buhay mo or may mga dumarating na blessings, single ka man or nasa relationship. At saka napagtagumpayan mo din yung taong nabubuli sa'yo o kaya yung taong inabuso yung kabutihan mo. At saka happy ka na sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo at saka sa mga pinaniniwalaan mo. Sa financial, ang ilan sa inyo nakakaranas ka ng masagana o kaya nasasyak ka din bakit maganda yung daloy ng kita mo. Yan yung resulta ng kasipagan mo at saka itong holiday season, patok kasi yung ginagawa mo na negosyo o kaya yung trabaho mo. Ikakasyak din ng iba na hindi ka nagpapahiram ng financial. Hindi dahil sa nagdadamot ka, kundi meron kang pinag-aalayan ng financial mo. Meron kang gustong gawin or pinaghahandaan. Sa investment, ingat guys kasi nakadalawang cards na para sa mag-ingat sa scammer. Para sa ilang single, meron kang person na nagugustuhan. At tingin mo, ito na yung time na para magkaroon ka na ng seryoso na relasyon. Pero sa ngayon, kinikilala mo muna yung potential person, kinakaibigan mo. Ang ilan na nasa relationship, okay naman yung relasyon nyo ng person mo, pero merong sitwasyon na hindi mo gusto or meron kang napapansin sa person mo. Kapag ganito yung sitwasyon, kausapin mo siya ng maayos. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan para yung katanungan sa isip mo ay masagot. Kasi magkakaroon ng maling akala yung person mo kapag ka binigla mo naman siya sa mga napapansin mo sa kanya. Iwasan na hindi pagalit yung reaction mo sa gusto mong malaman. 8 of Wands, the Wheel of Fortune, at 2 of Swords. Nakatatlong cards ka na nagiging maganda na yung takbo ng buhay mo. At saka, mas nagiging pabor na sa iyo ang kapalaran. Pero pinapaalalahanan ka ng cards na itong tagumpay na nakakamit mo, huwag kang yung bang madala. Kung ano yung plano mo, yun yung ituloy mo. Naging successful ka dahil sa mga pagsusumikap mo at saka nagkaroon na rin ng closure yung mga negatibong dumating. Kaya maganda yung sukli sa'yo ng kapalaran. At pinapaalalahanan ka na huwag kang paapekto sa mga nangyari sa'yo sa nakaraan kasi ito yung lesson na dapat mong baunin para sa present at future na para mas maging matatag ka. Ang ilan sa kalusugan, stable naman yung kalusugan mo. Pero para sa ilan, meron kang illness pero hindi naman ito yung magiging delikado yung buhay mo. Kailangan ng moderation at saka balanse para hindi na maapektuhan pa kung ano man yung ibang parte pa ng katawan mo na hindi na magkasakit muli. Tugunan mo yung kailangan ng katawan mo. Sa mga single, ang ilan sa inyo, nakadalawang cards ka na magkaroon ka man ng relasyon pero hindi ito magtatagal. Kumbaga, panandalian lang.
kasi may mga ilang single na kailangan mo munang resolbahan yung mga personal issues mo, kung ano yung mga gusto mong i-priority. Or yung mga bagay na makakaya mong pagsabayin. At saka kahit magkaroon ka ng panandali ang relasyon, meron pa rin darating na makikipagrelasyon sa iyo. Para sa ilan na nasa relationship, kung may problema yung relasyon nyo, resolbahan nyo ito. Kumbaga, pag-usapan nyo ulit lahat ng kailangan nyong malaman at saka maiayos. Para magkaroon ng positive changes sa relasyon nyo ng person mo. Magkakaroon na ng fairness at saka equality. Itong Ten of Swords, ibig sabihin, merong mga person, ilan sa inyo, na mas gusto mong nagdadalamhati kesa sa pag-isipan mo kung paano mo masusolusyonan yung mahiwalay ka ba dito sa person na ito, lalo na kung ito na yung final decision mo, yung maalis na sa negative na relationship. Kuha pa tayo ng dalawang final cards. Itong The Star ang nagsasabi na kakalimutan mo na kung ano man yung mga nangyari sa'yo sa nakaraan, at saka magsisimula ka na muli ng bagong buhay, at saka naiintindihan mo na rin kung ano yung mga bagay na para sa'yo at saka hindi na relationship o kaya sitwasyon. Magiging confident ka na din kasi alam mo na may good things na darating sa buhay mo. Ito na rin yung time para sa healing. Ito na yung last card. Yun, kaya pala may mawawala kasi merong bagong mas positive na darating sa buhay mo. Kasi ang ilan sa inyo, meron ng stable at mature na relasyon na darating sa buhay mo pagkatapos ng maraming taon na paghahanap, paghihintay ng tamang tao para sa iyo. At saka darating yung tamang tao sa tamang panahon. Dahil sa yung person na makikilala mo, siya talaga yung nakalaan para sa iyo. Para yan sa mga single at saka sa mga relasyon na nagkaroon na ng closure. Kaya importante talaga yung merong final na pag-uusap. Na huwag pairalin yung galit, kundi magkaroon ng final decision para sa itatakbo ng relasyon kung magsasama or magkakanya-kanya. Hindi dapat magpaasa or pahintayin yung person. Alamin naman natin yung message or feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung nararamdaman mo kasi connected ka sa kanya. General reading ito guys, ha? Kaya kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong card na ito nagsasabi na binabalikan mo kung ano yung mga nangyari sa'yo sa nakaraan. At mas nakikita mo na ng klaro kung ano yung dapat mong tahakin na landas sa nangyayari sa iyo ngayon. May mga person na ikinakabahala mo yung pagbabalik nung person na nambuli sa iyo, baka magkita kayo o kaya yung person mo na hindi mo na gustong makita. Ito yung inaalala mo lalo na meron ka ng bagong sinisimulan. Nasabi ko na sa unang cards na yung person, yung bang ginagamit ka. Kasi nga, magaling kang dumiskarte. Ano man ang gender mo. Ganun yung mga gusto niyang klase ng makakarelasyon. Pero pagka wala na, mawawala na din siya. Ito naman, pangatlong card na
ang ilan sa inyo LDR ang connection kaya hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa person mo. Malakas din yung loob ng person mo kasi hindi mo naman nakikita. Pero meron ka mga pruweba na pwedeng ibinigay sa'yo ng kaibigan mo or nakikita mo mismo sa online. At nagkaroon ng pagkakataon na magkausap kayo ng person mo ng masinsinan. Yung ilan sa inyo, umpisa okay naman pero nagkaroon din ng tensyon. Kasi hindi niya maipaliwanag yung tanong mo. At yung side din niya kung ano ba yung totoong nangyayari. May mga person na pinagkatiwalaan mo yung person mo sa financial. Pero parang hindi niya naasikaso ng tama. Hindi niya nagamit sa tama yung financial na pinaghirapan mo or ipinaubaya sa kanya. At saka nagkaroon din siya ng hindi magandang reputasyon. Alam ito ng person mo kasi hindi rin niya maiwasan yung mga maling gawain. Alamin naman natin kung anong zodiac sign ang nangunguna sa reading na ito. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Posibleng hanggang dito makaresonate ka sa charms or hanggang sa mga tarot cards lang or mystical cards. Teka lang ha, sa tarot cards ko ilalapag. Pisces, Gemini, Capricorn, Aries, Scorpio, Cancer, at Aquarius. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. G, Q, L, E, N, O, Z, Y, R, M, A, D, C.